Hello everyone, welcome back to my channel. We have a very special guest for today. Hey everyone, it's Mommy Kath and welcome back to my channel. Today, meron tayong bagong itatry. And like, sobrang excited ako itry ito. Kakarating lang actually today. This is the Lash Lift Eyelash Perming Kit. So, super cute. Maliit lang siya. And nasa likod yung instructions. So, eto, gagawin natin siya ngayon. Before, nung nag-work ako, lagi akong nagpapa-eyelash extensions or lash lift, ganyan, para hindi ka na nagcurl kasi iba talaga yung dating ng sa mata kapag nakakurl yung lashes. Pero since nasa bahay lang tayo, gusto ko naman mag-try na lahat na alam niyo yung DIY na. So, why not give this a try? I'm gonna open it. Kung effective siya, a-update ko kayo kung ilang araw or ilang linggo to tatagal. Kasi, nanood ako ng mga videos ng review dito and sabi nila 1 week still naka curl pa rin yung effect ng lashes nila. So I'm gonna try it out. Hindi naman sobrang ikli nung piligmata ko. One time I think 3 years ago na yung piligmata ko nalagas, and dahil yun sa kaka eyelash extensions. Kasi mahilig ako, pag nangangati siya, mahilig ko siyang tanggalin na mag-isa. So, tinanggal ko mag-isa, ayun, nalagas yung ano ko, yung natural eyelashes ko. As in, talagang konting-konti lang yung natira. Talagang sobrang iyak ko nun. Hindi ko alam gagawin ko. Talagang nalagas yung pilik mata ko. So, I decided, ayun, nag-try ako. Effective naman siya, guys. Tin-try ko yung ano, as in, tuloy-tuloy, 1 month oil siya. And ayun, pinapahid-pahid ko lang siya using the cotton bud. Ang ganda ng packaging, guys. Oh, nakaangat yung mga logo. Gusto ko ng ganitong packaging. Ang ganda. So, ito yung laman niya. Nakalagay dito, 4 na perm lotion, isang glue, 5 size lift pads, plus cleaning tool. Ayan, ali, ang cute. Ang cute nila, guys. So, ayun yung itsura niya. Itsura niya, guys. So, ito si... Ayan. Meron tayong false lashes glue. And then, may mga number kung alin yung uunahin mo. Yung pang-perm, may fixation, may nutrition, and may cleanser. And then, ito yung mga tools natin. So, let's do this, guys. Nasa likod yung instructions, but then, babasahin ko pa rin kahit na nakapanood na ako ng iba't ibang videos kung paano gamitin. May salamin ako dito sa harap and meron din akong salamin na pang malapitan dito, guys, para at least makita ko ng maayos. Ito sa lift pads. Ang itsura niya. Ito. Ah, okay. Ito yung una mong ilalagay. May malaki and may maliit. I think gusto kong gamitin yung... Kapag yung ginamit mo kasi yung maliit, ano daw siya, parang nakataas yung pilik mata. Versus kapag yung ginamit mo is yung malaki, which is ito, medyo may katabaan siya, nakakurl ng ganun. Alam mo yung pasi yung pilik mata mo. Ayan, yung pasi as in curl na curl. So, ano bang gagamitin ko? Yung maliit? O yung malaki? Yung malaki na lang kaya, guys. So, unahin ko muna ito and then mamaya itong kabila. Buksan muna natin yung cleaning tool. Sobrang cute naman ito. Ito yung brush. Brush na ginagamit, mamaya susuklayin yung inyong pilik mata. Ayan, super cute naman. First ay lalagyan natin muna ng glue. Wala pala akong pang cover. Kailangan kasi i-cover yung eyes eh. Cute! So, ang unang gagawin ay use the cleanser number 4 to remove the oil dust and makeup. Meron tayong cotton pad.
At ito ang gagamitin natin. Si cleanser number 4 daw. Linisin muna natin ito. Wala siyang amoy. Ayan. Yung small size daw, more curl. Tama ba? Parang baligtad, bes. Apply the glue daw. Apply the glue to the front of the lash lift pads. Yung likod. Wait for 20 seconds. Put daw sa lash line as close as possible. Ito na mga bes. Ididiin ko lang kasi natatanggal siya. Dumikit ka na, bes. So, lalagyan natin ng glue itong front. Ay, hindi nga dumidikit eh. Hindi po dumidikit sa eyelids ko. Buti wala naman siyang kahit anong scent na matapang yung glue kasi ayun na, very close na siya sa mata mo and ano hindi siya mahapdi sa mata, so I'm glad. Alam, pag nagpapa-perm kasi ako, may something na mahapdi, so lagyan ko muna ng glue yung ano. Okay, yung napanood ko sa video, ginagamit nila yung kamay nila para itaas yung lashes. Kasi pag yung suklay, hindi siya agad kumakapit. So, later natin susuklayin. Pagka nakataas na yung mga hair. Ayan o. Ayan. Ulit-ulitin lang natin. I-press lang ng matagal. Ayaw talaga niya. Ah! Perfect! Y brush. Ayun, nakita niya. May panukulay. Para mapaghiwa-hiwalay yung buhok. Kasi pangit naman kung dikit-dikit sila, di ba? Hindi ko alam kung tama yung... Kasi itong suklay na to, sobrang liliit. Ayan, oh, kita niya. Napapaghiwa-hiwalay niya talaga yung mga hair. Pero parang gusto ko may gap. Yung parang pagsasama-samahin ko yung ibang hair, tapos lagyan kong gap para kunyari may, para alam niyo yun, may style yung ano, lashes. Perming. Ito, number 1. Perm. Ayan. Ito yung pinakagamot. Amoy sa salon. Hindi ko alam kung enough na ba yung nalagay ko. And I'll be back. Okay guys, tinanggal ko na yung plastic wrap. And sinusuklay ko na siya ngayon. As per instruction, suklayin daw para ma-remove yung first lotion na nilagay natin. So, ayan. Sinusuklay na natin. Pantay-pantay na siya. Sabi dito sa step number 7, remove the perm lotion number 1 with Y brush, which is yun yung ginawa natin. Then apply fixing agent number 2 on the eyelash and then cover your eyelash with plastic wrap for another 10 to 12 minutes. Tapos after non cleanser number 4 na para linisin, gamitin ko yung ilalim para ilagay si number 2, which is the fixation. Color blue! Look at that! Super cutie! Pa-cover lang natin for another 15 minutes na lang para mas mag-fix siya. Nakalagay kasi dun 12 minutes. So,
Oo, may amoy siya, guys. Then, ibang scent. But, hindi siya naman ganun katapang. It's also tolerable scent. Alam ko gano'ng karami, pero I think enough amount to cover all hair strand. After the number 2 cover na, cover ulit natin. Ayan, gaganyan na lang ako and I'll be back after 15 minutes. Ayan, tinanggal ko na, palobat na ako. So, habang chine-charge ko yung cellphone, ginagamit ko kasi cellphone pang vlog, gagawin ko na yung kabila. So, tinanggal ko na. And yung pinaka-last step dito is cleanser number 4 daw. Which is ito na. Lilinisin na natin. Tapos, pwede na nating tanggalin yung pinaka-base na nagpapakapit sa ating pilik mata. Ang bango niya. So, lilinisin na natin, guys, ang ating, ay, hopefully, tumalab naman siya. Ayan mo. And, natatanggal na din. Ito, pagkatapos, linisin ng cleanser number 4, remove the lift pads from the upper part of the nose, use the nutrition lotion number 3 to nourish your eyelash. And we are going to remove it. Ooh, feeling ko tama naman yung ginawa ko, guys. Kasi, ayan o, as you can see, nag-curl na siya. Kakatapos pa lang natin tanggalin, basang-basa siya, pero later susuklayin natin para mas makita natin yung pinaka-effect niya, mga sizzy. But now, as you can see, oh, ito yung before, ito yung after. Oh, diba? So, gagawin ko lang itong kabilang side and I'll be back, guys, for my thoughts dito sa ating lash lift na binili sa Shopee. Okay, by the way, guys, nabili ko pala to for 200 plus, I think 250 pesos, naglalaro sa ganun, or 270 ba sa ganun. And ililink ko na lang sa description box kung saan nyo ito mabibili. May mga iba't ibang brands, pero ayan o. Oh, diba? Tingin ako ng tingin sa salamin kasi talagang sobrang taas ng pilik mata ko. So, gagawin ko lang yung kabila, guys, and I'll be back later. Guys, ayan. Medyo maluha-luha ang aking mata. Dahil tapos na po ang ating procedure. Ayan, ayusin ko lang yung aking hair. Ayan. So, ayan guys, tapos ko na din yung kabila. And as you can see, ayan o, sobrang taas na niya and very curly. Nararamdaman ko actually na natatouch nung dulo ng eyelashes ko yung eyelids ko. So, ganun siya ka-curl. I-update ko kayo guys tomorrow or after a few days kung ganito pa rin ba siya kapag nabasa. Kasi suggestion na within 24 hours ata na huwag siyang babasain. So, iiwasan ko yung pilik mata ko kapag maghihilamos ako para mas tumagal yung ating eyelash curl or yung lash lift natin. And, napansin ko guys, hindi masyadong mahapdi itong brand na to. Ewan ko lang kung anong ginagamit na brand dun sa mga Perming salons. Kasi before, ngayon nung nagpumapasok ako sa work, nagpapa-lash lift ako, I think, 3 beses na akong nakatry magpa-lash lift. And to be honest, kahit nakapikit na ako noon both eyes, medyo naluluha-luha pa rin ako kasi may pagkahapdi siya sa mata kapag binababad. But this one, wala akong naramdaman na kahit anong hapdi sa mata ko. Although medyo naluluha-luha ako dahil kinusot ko kasi mata ko, nirub ko dahil medyo nangati siya doon sa sticky tabs na gamit ko. Ito, nangati siya kaya ayun. Nirub ko yung aking eyes ng bongga kaya ako naluha kanina. Pero hindi dahil sa
mga gamot na ito or sa mga perming lotion, yun ang tawag nila. So again, i-update ko kayo guys after a few days kapag nabasa ko na kung ganito pa rin baka curl yung lashes ko. Pero medyo magkaiba ng pagkaka-curl yung lashes ko. Itong isa, ayan, medyo sticky siya. Binabrush ko siya. Heavier spoolie. Binabrush ko siyang ganyan. Sinusuklay ko siya. And pag tumitingin ako sa salamin, para akong nagpa-lash extensions. Ganun siya, ganun yung effect niya, probably dahil pa-curl na yung lashes ko. Pero magkaiba kasi yung pagkaka-curl ko, dahil siguro dito medyo saglit lang nababad yung perming lotion. Kaya ayan, pag ganyan lang siya, versus ito na as in, naka-curl siyang ganun. Ito kasi nakataas lang siya, tapos ito naka-curl siya na paloob. So sayang. But still, ayun, I'm very happy with the result. Hindi na ako kailangan mag, mag-curl ng lashes using the lash curler. Kapag lalabas, ganyan, mag-grocery, pupunta ng mall para bumili ng kung ano-anong essential sa bahay. Pag naka-mask ka, ayun, diba? Naka-curl na ang iyong lashes, so maganda ang iyong mga mata. Susunod na magte-try ako nito, itatry ko naman itong mga small tabs para to check kung ano yung magiging effect niya. So yun, thank you very much for watching, and if you wanna try this one out, I will be linking down sa description box yung kung saan ko to nabili so that you can try that out, mga mommy, sa inyong mga bahay. So thank you very much for watching, and I'll see you on the next vlog. Bye everyone!